Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Tayo na kaya ang susunod na kokoronahan dito? Kung ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Lahat tayo naghihintay kung kailan nga ba magaganap ang Miss Grand Philippines. Yung iba sinasabi kasi na magkakaroon sila ng appointed na kandidata na ilalaban natin sa Miss Grand. Tapos yung iba naman na sinasabi nila ay magkakaroon ng pageant. Ano ba talaga? Ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng pageant ang Miss Grand ngayong August. Pero hanggang ngayon wala pa tayong nakikita na kung sino ba yung magiging officially candidate. So siguro sa mga kalagitnaan ng August yan, tapos kokoronahan ng first week of September, maaaring ganon. And then of course ang Miss Grand ay magaganap nga sa October 25 na. So kung iisipin mo, parang konti lang yung preparasyon talaga ng magiging kandidata natin dito sa Miss Grand. So kailangan kung sino yung mapipili nilang mananalong Miss Grand Philippines ay kailangan talaga marunong na at magaling na pagdating sa pasarela. Kung ako tatanungin ninyo, siguro para hindi sila hassle, siguro mag-appoint sila o tumawag sila ng mga ilang kandidata na alam mo yon na pwede nilang pagpilian para sa Miss Grand Philippines. Kasi hindi rin naman talaga biro ang magkaroon ng isang malaking competition, di ba? So parang feeling ko masyado na silang gahul sa oras. Pero kung gusto talaga nilang magpa-pageant, dapat maaga-aga magpa-pageant na sila para kung sino man yung mananalong Miss Grand Philippines may preparasyon. Ngayon kung talagang parang feeling nila ay nagdadalawang isip sila na magkaroon ng pageant, pwede naman mag-appoint. Kaya lang dapat mag-appoint na sila maaga pa lang para alam mo yon, para pagdating sa preparasyon may time pa siya, di ba? Kasi alam naman natin ang labanan dito sa Miss Grand, sobrang ano eh, medyo mahigpit, sobrang talagang kabugan. So paano makakakabog yung kandidata natin kung hindi naman siya magpi-prepare ng bonggang-bongga? Kaya nga dapat talaga yung makukuha natin Miss Grand Philippines ay kailangan yung meron na siyang knowledge kung paano lalaban sa pageant. So isa nga dyan sa mga hinihintay natin na talagang gustong-gusto din naman lahat na makoronahan, si CJ Apiasa. Kung ako tatanungin ninyo, pwede naman natin ilaban talaga si CJ sa Miss Grand kasi bukod dun sa marunong na siya sa performance, at alam natin yung team niya talagang gumagalaw talaga as para kumabog, di ba? So ngayon, si Mr. Nawat, excited pa ba para sa Miss Grand Philippines? Siyempre yung ibang Pilipino, to be honest, hindi na sila excited kasi alam natin na medyo talaga mahina yung laban talaga sa Miss Grand. Kumbaga, minsan kahit parang feeling natin na perfect yung kandidata natin, parang naiitsopera pa din yung kanyang laban pagdating sa competition. Sa ngayon, talagang mga palaban talaga yung mga kandidata mula sa Cambodia, Myanmar, Vietnam, at saka Thailand, Indonesia. So sila talaga yung parang alam mo yon, yung pagdating sa botohan, very active, lumalaban talaga yung kandidata nila. So ngayon, hinihintay natin kung sino nga ba yung ipapadala talaga natin. At ganun din si Mr. Nawat, hinihintay niya kung sino yung papadala ng bagong Miss Grand Philippines dito sa competition ng Miss Grand International. And he is excited. Sabi niya doon sa interview niya na talagang gusto niya talagang malaman kung sino. So hindi naman niya ini-snub ngayon ang Philippines. To be honest, dapat nga panalunin niya na talaga yung Pilipinas this year. Pero ang sinasabi naman ni Mr. Nawat, kailangan talaga magkaroon talaga ng kandidata ang Pilipinas na alam mo yon,
kayang kabugin ang lahat ng mga, lalo na ngayon, na nagsasalihan dito sa Miss Grand. Maganda si Mrs. Payne, sa totoo lang, yung beauty ni Mrs. Payne, parang isa yan sa mga parang favorite ngayon dito sa Miss Grand International. So, tingnan natin kung kakabog na ba talaga yung beauty ng Mrs. Payne. Pero, kung nakikita mo sa social media, ay talaga namang mukhang panahon to ngayon ng Spain, di ba? Pero maganda din si Miss Grand Australia. Hindi mo rin pwede isnabin dahil nakita ko yung bagong release ng photos ng Miss Grand Australia. Maganda din. So parang sabi ko nga, maraming mga kandidata talaga na magaganda talaga ngayon dito sa Miss Grand. Hindi mo masabi na latak sila kasi talagang lalong kumakabog yung mga beauty. Si Indonesia nga, nakita na ninyo. Grabe yung transformation. So, kung si CJ ang ipapadala natin, parang tansyado ko naman na magugustuhan naman to ni Mr. Nawat. At parang feeling ko, kaya nga natin talaga pumuesto sa, I think, top 5. Mm-hmm. So, kaya yan ni CJ. Performance level, wala tayong pag-uusapan kay CJ eh. So, bukod kay CJ, siguro pwede din talaga si, ano, I think kung sasali si Herlyn Budol, di ba? Kaya lang, sabi ng iba, hindi naman daw makakasali sa Herlyn Budol at this time, sa susunod pa daw na taon. O kaya magpiprepare pa talaga si Herlyn. So, hindi pa nagmamadali si Herlyn. Pero may planong bumalik sa Miss Grand Philippines. So, good luck talaga kung sino talaga yung ilalaban natin dyan, no? So, sino kaya sa tingin ninyo? Pwede din naman si Michelle Arceo kung sasali na yung si Michelle Arceo, pwede naman siyang magbalik. Pwede nga siyang i-appoint din eh, di ba? Sabi ko nga, sayang nga eh, kung kaya nilang makuha si Ariana Duana, malaki din yung chance talaga na, alam mo yun, na kaya nila na Duana makipagsabayan sa mga kandidatang, mga nagagandahan ngayon dito, katulad ng Myanmar, Indonesia, Thailand, and Cambodia. So, kaya yung kabugin ni Liana Aduana. Wala silang ilalaban talaga na galing kay Liana Aduana kung si Liana ang ipapadala ng Pilipinas. At kahit sabihin mo pa maganda si Spain at si Australia, kaya talaga niyang kumabog dyan. Kumbaga parang milya-milya din naman talaga yung lamang talaga ni Liana Aduana kasi sobrang perfect. Sana makakuha tayo ng caliber na ganun. Kung hindi man si Liana Aduana, siguro yung caliber ni Liana Aduana na yung pagka-total package niya. Kasi si Liana kasi body, beauty, and brain talaga. Sa totoo lang, sobrang complete package siya. So, sana ganun yung maipadala natin sa Miss Grand. So, kung makakakuha tayo ng matangkad, mas better, di ba? Pero kung hindi naman, okay na yung beauty talaga or yung performance talaga na katulad ni Liana, talino, ganda ng katawan, performance, yung mga ganon. Actually, ngayon, wala na tayong ibang choice talaga. Kung magkakaroon man ng appointed dito, I think better na talaga si J. Apiasa para makabalik lang tayo dun sa ingay, makabalik tayo dun sa performance, at makapalo natin yung bansa natin na makarating hanggang sa top 5 ng competition. Kung hindi man top 5, makarating lang ng top 10, okay na okay na. So, yon. Kasi parang feeling ko, kailangan natin mag-start to zero talaga dito. Kumbaga parang, siguro mag-start ulit tayo ng zero, and then, tignan natin kung ano ang magiging resulta ngayong taon na to. Tapos, kung aangat tayo doon sa top 10, or kung kaya natin bumalik doon sa top 5, katulad na nangyayari ng mga nakaraan, na kaya natin mag-runners up talaga. So, kailangan natin sa susunod na taon doon natin i-level up yung ipapadala natin sa competition na to. So, medyo mahirap kasi parang hindi ko alam eh. Parang wala din naman sumasali. Pero sabi ganun, madami daw talaga ngayon na gustong sumali. So, tignan natin. Kasi parang feeling ko, bakit hanggang ngayon wala pa silang announcement, di ba? So, sabi naman dito, hinihinday daw talaga ni Mr. Nawat kung sino daw yung ipapadala ng Pilipinas. At umaasa siya na sana daw ang ipapadala ng Pilipinas ay talagang alam mo yun, yung eksakto o sakto na kaya daw talaga tumutong hanggang sa top 5 o kayang manalo ng Miss Grand. So, malaking hamon to sa atin kung tutuusin. Pero, tignan natin. Kasi, tulad niya na sinabi ko,
medyo nahihirapan tayo ngayon dito na makakonvince na girls. Kasi nga, di ba, sunod-sunod na yung mga hindi magandang pangyayari sa Miss Grand International laban ng Pilipinas. So, baka in the future, kapag naging okay-okay na, so, kaya natin talagang bumalik sa sistema ng Miss Grand International. Di ba? So, yun. So, sa ngayon, siguro, hinay-hinay na muna tayo. Doon na muna tayo sa step 1 kung paano tayo makakapalot ng pambato natin. And then, sumunod tayo doon sa next level. Kumbaga, kailangan talaga back to zero na muna. Tapos, magpadala muna tayo na test muna natin kung kaya bang makatungtong ng top 5. So, yon. Tapos, after nun, pag nabalik na natin yung sistema natin doon sa top 5, tignan natin kung kaya natin tumungtong hanggang sa dulo. Kasi sa ngayon, parang feeling ko, parang itsupwera tayo sa pageant na to. So, kailangan talaga natin ng matinding kandidata na di kalibre para mapansin niya uli. So, may laban naman ng Pilipinas talaga kung tutusin. Kung magpapadala tayo ng isang bonggang-bonggang kandidata na alam mo yung kaya nating kumabog, kaya nating sumabay dito sa Miss Grand. Diba? So, yon. Kaya, laban lang. So, hintay pa tayo ng mga isang linggo o dalawang linggo kung kailan yung announcement ng Miss Grand Philippines at tingnan natin kung ano yung magiging decision nila, kung mag-a-appoint nga ba sila or magkakaroon sila ng pageant. O, at tingnan natin kung pupunta nga ba si Mr. Nawat pag nagkaroon ng pageant ang Miss Grand Philippines. So, yan! Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, keep smiling lang at laban lang. So yon, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice evening.